Hanapin natin dyan yung kanyang nag-supply sa Julian 12 volts. Baka may open dyan na resistor o capacitor na shorted. Ito siya mga bro, gumagana na. Kailangan din na rin. Tinayari ko lang yung kanyang relay. Yan o, kung nakikita nyo may wire. Bro. Okay, inan ko lang yung ating relay. Ang scenario nito ng mga bro galing sa customer. Yung LG TV ito mga bro. Kulay pula lang siya yung kanyang ilaw dyan. Wala ko solusyon. Pero nung tinanggal ko yung bumili pa nga ako sa labas ng ating palyar capacitor ko. Kala ko nga dito kasi dito talaga yung walang tumatakbong pultahe. Ito yung binili kong pamalit. Hindi naman pala ito basta-basta nasisira. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung kapasitor. Saka pinamitan natin ng kapasitor tester. Ayan o. Oh my God! Kapasitor tester. Wow! Mga bro, yan gawa ko lang yan. Para ma-detect natin dyan, dyan dinitis yung palyar capacitor at saka true lighting capacitor at saka ceramics. Ayan. Ayan o. Oh no! Pagkita ko sa inyo mga bro, kung paano siya puputok sa yan natin tester pero
madali yan ma-detect yan kung sira yung mga kapasitor nyo. Kasi sa atin, gamit yung atin digital multimeter na analog. Pero kung gamit tayo ng ganyan mga bro na ganitong kapasitor, yan o. Yan. Nakita ko lang ito sa YouTube. Inaya ko lang. Wow. Mga bro, may ilaw na siya, may ilaw. Test natin yan, yung ating kapasitor kung buo. Kasi pag gumamit tayo ng tester, akala natin sa tester, buo pa, may deflect pa. Pero ito talaga yung pinaka-best pan-check ng atin mga kapasitor. Balyar. Saka ceramics. Yan o. May positive, negative din dyan. Ito, positive. Ito, negative. Pag may charge siya na ganyan, negative. Yan o. Pag nag-charge siya na wala yung ilaw. Yan. I-check na atin na i-sort na mga boss. Kung ga-charge. Yan. Marinig yung mga boss. Yan, ganyan, yan. Kapasitor tester. Yan ang the best na gagamitin natin pag nag-check tayo ng ating mga kapasitor. Yan, may ilaw pa nga siya, oh. Ito naman mga boss. So wala naman tayo na magkalaw ng kanyang flyback. Kailangan malagyan natin ng pandikit sa flyback niya. High voltage kasi dito, eh. Gumagalaw na kasi. Eh mga boss, gamit tayo ng epoxy 5 plus. Yan, hililigitan natin yung flyback dyan. Oh. Kasi kumakalog na sa high voltage. Oh no! Gamit natin yung haluin natin yung dalawa yan. So, ito ginagamit ito pang pangdikit sa pag-rewind ng speaker. Hello lang natin siya. Ilikit natin sa part na bro, pinapatuyo lang natin yung atin ng pandikit sa atin flyback. High voltage kasi yun dyan. Hindi ko hindi siya magalaw-galaw. Ngayon, nahanapin natin dito yung pinasistor. Bakit na mamatay ang nag-drop off yung atin relay. Kasi ginamper ko lang nga yan dyan. Thank you.
natin tanggalin. No. Atin yung patay na abro. Saksak natin. Ito yung ating ground sa lagay natin sa baro. Ayan o yung ground natin. Kaya makikita sa tester. Sa yan mga bros, nag-click na yung kanyang relay saka hindi na siya bumaba o bumagsak, nag-cut off yung kanyang relay mga bro. Ayan o, oh no, kailangan talaga i-recta yung ang ating relay. Pipindutin natin ulit yung ating kanyang switch. Ilang sikan, babagsak siya. Ibig sabihin may open dyan. Ayan, tumulog ang relay. Ayan. Nanapin natin yan kung saan. Natin dito. Voltage dito eh. Yan ang mababa. Kasi wala siya o solusyon. Pero itayin natin isaksak sa TV. Kung hindi siya mamatay. Baka naman sira talaga yung atin na relay. No. Hangin. Ay mga bro, okay na. Di ba makuha yung kanyang signal? Wala, mababang antena natin. Follow us on our social media. Sa Twitter po, meron na po tayong 1,542,946. Yan ang ating paraan mga bro kasi kung ano yung ating kontyan. Sinamper ko na lang dyan relay. Yung ina, kura yung sira mga bro yung wala talaga siya o solusyon. Yan, nung ginamper ko ng kare, nagka-relay, nagkaroon.
pag tinanggal ko yung wire sa may relay, bumabagsak yung multa eh. Dito na lang mga bro. Maraming salamat sa panonood.